Yes, Sherry Ann, malakas pa rin yung buhos ng ulan sa Lemery, Batangas, kaya bahala ang ilang barangay doon. Ayon sa report ngayong gabi ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bayan ng Lemery, pasado alas 6 ng gabi na magsimula ang pagbuhos ng malakas na ulan at kasunod niyan ay ang biglaang pagtaas na nga ng baha. Hindi madaanan ang bypass road o yung diversion road sa Barangay Palanas, gayon din ang ilang bahagi ng kalsada sa bayan mismo o sa pinaka business district area nitong bayan ng Lemery. Maraming mga sasakyan na ang stranded at tumirik na at nire-respondihan ng MDRRMO. Tinutulungan sila na makaalis doon sa baha. Baha din sa Barangay Malinis at doon sa Barangay Ayaw Iyaw. Yan ay sa bayan pa rin ng Lemery. Kung magpapatuloy ang malakas na ulan, posibleng lumaki pa ang baha. Pero sa ngayon ay wala pa namang inililikas na mga residente. Nananatiling naka-alert ngayon ang Lemery MDRMO at pinapayuhan ang mga residente, lalo na yung mga nasa tabing ilog o mabababang lugar, na maging alerto, maging handa sa posible pang mangyayari lalo't lumalakas ang ulan at yung tubig ay nagbumula sa itaas na bahagi ng Bayan Lemery do sa mga bulubunduking bahagi gaya ng Barangay San Isidro at Barangay Kahilan. So yan muna ang latest mula dito sa Lemery, Batangas. Balik sa inyo. Dennis? Yes. Oh, gusto ko lang malaman, yung bang lugar na yan, yung Lemery, ay talagang bahain? At ganun ba talaga kalakas yung ulan kung gaya sinasabi mo ay nagkaroon nga ng mga pagbahang ganyan? Ang bayan ng Lemery may mga portion na talagang floodbone areas, mabababang lugar na palagi ang nakakaranas ng pagbaha, particular nga yung Barangay Palanas na yan, yung Ayaw Iyaw, at maging Barangay Malinis, yung mga laging binabaha na lugar dyan sa bayan ng Lemery. Talagang kahapon, malakas din yung buhos ng ulan dito sa ilang area ng Batangas. Tapos kanina, ang hapon, malakas din yung buhos ng ulan sa May Batangas City. At ito nga, mga bandang alas 6 ng gabi, mas malakas daw doon sa bayan ng Lemery. Oo. Dennis, parang sunod-sunod ang mga nangyayari dyan sa Batangas. Ay, Sherian, di ba taga-Batangas ka? Oo, pero doon ako sa bundok na bahagi, sa Santo Tomas kami. Pero Dennis, yung pagbabaha na yan, hindi ba yan dala ng mga na barado na mga kanal o mga mababat lang talaga yung lugar? Kasi alam ko yung Lemery na yan, Muchay. Ano yan, napakagandang lugar niyan at mapuno yan dati yung mga nakikita namin. Di ba, Dennis? Yes, oo. Talaga malakas yung ulan. Hindi naman siguro barado yung mga kanal, no? Pero katulad niya nasabi ko, yung area ng aking mga nabanggit na barangay, yan yung lagi nakakaranas ng mga pag-ulan. Ito, hindi pa ito talaga tag-ulan, talagang parang nagpapain pa lamang. Pero ganito na yung nararanasan ng mga residente ng taga-Lemery. Kung kaya posibleng kapag talagang tag-ulan na, may mga bagyo na, eh baka mas matindi pa yung danasin ng ating mga kababayan dyan sa Lemery. So sana kumupa na itong pag-ulan. Hindi na naman ganun kalakasan. Kausap ko yung mga contacts natin sa Lemery, hindi na ganoon kalakas yung ulan. Ako'y nandito sa may area ng Batangas City, mga 40 minutes ang layo sa Lemery. Dito ay kalmado na yung panahon sa Batangas City.